Magandang araw mga ka-basic. Babalik na naman tayo para sa isang another tutorial. Sa isang basic tutorial. So, ang topic natin ngayon is kung paano i-config si Microtech sa PPP UI server. So, halimbawa, sa inyo is nagdi-distribute ka rin ng internet sa mga kapitbahay na tapos gusto mo sila na per account o per bahay, per account, per user is account, yung may account yung router nila bago maka-internet. So isa ito sa pwede nyong gamitin yung PPP UI. So ituturo ko sa inyo ngayon kung paano siya gawin. Bago yan, please subscribe naman po sa ating channel. So, magsimula na tayo. Una, gawin natin mga ka-basic. Punta tayo sa queues. Ayun. Simple queues. Add tayo. PPPUE. Target IP natin. So, gagamitin natin is 10.0.1. 0/24. Lagyan natin is 10. 10. Apply. Okay. So, iwan muna natin yan. Babalikan natin yan mamaya. So, interfaces. Punta tayo doon. So, select tayo ng port kung ano yung available. Yung walang S kasi pag meaning kasi ng S, yung sabi ko sa naunang video, ang S is slave. So, means gamit na siya o naka-bridge. So, ang R is running. So, yung Ether 1 natin is ISP. So, yung Ether 4 natin at saka Ether 2 naka-bridge. Ito yung LAN natin, yung bridge LAN. So, yung Ether 3 natin yung available. So, yan. Kung ito sa akin na-edit na, so, yan. Pwede natin PPPOE. Click apply. Okay. And X natin yan. Pagkatapos is punta tayo doon sa IP addresses. So yung ginamit nating IP kanina, case natin is yung 10.0.0.1/24. And click. Hanapin natin yung port ng PPP interface natin. Apply. And then click OK. Pagkatapos nyan is punta tayo sa IP pool. Gawa tayo ng pool. So lagyan natin na PPPOE pool. Addresses natin is 10.0.0.1/24. Apply. Wait. 0.2 pool na slash to kung ilang IP 10.0.0. Halimbawa yung pool natin is hanggang ano lang 100, pwede din siya. Apply. Okay. Yun. Or pandig tayo malito, gawin na lang natin ito 254. Yun siya. Pagkatapos, punta tayo sa PPP. Yan siya guys. Gawa tayo ng server. PPP UI server. PPP UI. Yan ito ng S. PPP UI S. P. Yun. And then, yung ano natin. Interface. Yung, siyempre, yung PPP UI. Check nyo lang yan. Tapos, leave it default. Apply. Okay. Pagkatapos, gawa tayo ng profiles. So, yung profiles, mga ka-basic, is dito yung kung ilan yung LAN Mbps ng client. Halimbawa, may lima kang client. Tapos,
yung dalawa is 2 Mbps, yung tatlo is 3 Mbps. So igawa mo na lang sila ng profile para input mo na lang siya. So automatic na siya. So 2 Mbps. So remote address, yung pool natin, yung PPPoE, and then yung local address 10.0.0.1, then UN server o DNA server, time to get 8.8.8, then limit natin to yung rate TX and RX, so 2 MB, 2M/2M. So RX, TX yung upload download, and then talk key natin, use natin Q, okay, basta pareho lang yan. Ang paga parent queues natin, syempre yung ginawa natin kanina dito sa queues, sa simple queues, yung PPPoE. So automatic pag nag-connect si client is under siya doon sa queues na ginawa natin. And then click apply, okay. So another gawa tayo para sa kay 5 Mbps. So remote address yung PPPoE, local address 10.0.0.1, yung limit natin syempre 5M/5M. Queues natin, current queues nya PPPoE, apply, then click OK. Katapos nyan is secrets. So ito na yung account na i-input ni client sa kanyang router, modem, bago siya magka-internet. So click tayo, halimbawa client 1. So service natin PPPoE, password halimbawa 1 2 3 4 5 6 7 8. Profile natin kung ilan yung plan ni Mbps na kukunin. Yung profile, so halimbawa kukunin niya is 2. So remote address, local address 10.0.0.1. Then tandaan natin yung password kasi importante yan, at saka si yung name, yung username. Okay, click apply, copy na lang natin. Tapos halimbawa si client 2 is 5. Client 2 5 Mbps, so default daw yung password nya, same lang. So click apply, okay. So ayan na, meron na tayong account para kay client server natin. So active connections, kita nyo wala pa kasi nga wala pang client na kakonect. Diba? So ngayon subukan natin, punta tayo sa router natin. Ayan, kita nyo guys, disconnected tayo. Punta tayo sa router. Ayan, no response from remote server, internet settings. Ayan, naka dynamic sya. Kita nyo, wala tayong internet. So click natin yung PPPoE, tapos yung pangalan na client 1. Ayan, tapos yung password nyo, yun 1 2 3 4 5 6 7 8. Click OK. Checking the username, yun, connected na tayo guys, you can access the internet. So antayin natin. Yun, ayan na siya, meron na tayong internet. Subukan natin mag YouTube. Ayun, meron na. Ayun,
tingnan natin doon sa microtech natin. Qs. Oh, ayan. Makita nyo. Automatic siya. Under siya dito sa PPP waste sa ating simple qs. So, PPP. Active connection. Automatic din yan. Lalabas siya dyan pag connected si client. So, halimbawa, pag i-disconnect natin si client, mawawala din yan siya. Try natin i-off. Yun lang, mawawala din yung ano natin, internet. So, hindi na natin ma-access yung microtech kasi nga na-disconnect na tayo. Tinanggal natin siya. Disconnected tayo. Yan. Kasi nga tinanggal si router. So direct tayo sa microtech. So makikita nyo ayan, automatic siyang mawawala dyan at automatic siyang mawawala dito. Ano, tapos saksak natin ulit. Ayan, yan, kita nyo sinaksak nyo. So hindi na ako naka connect sa router, rekta ako sa aking microtech. So subukan ko mag cellphone. Cellphone, mag YouTube. Ayan. Nakalimit tayo ng 5 Mbps. Yun. Makikita nyo may usage tayo. Tapos try ko mag speed test. Kung gumagana ba yung limit natin. So dapat yung speed test natin is 2 Mbps lang din. Nyo guys, 2 Mbps lang. Ayun. Ayan. So, try natin palitan yung username sa 5 Mbps. So, settings. PPV client 2. Okay. Ayun, disconnected si client 1 kasi nga isa na yung router gamit ko guys. Kung mapapansin niyo, ayan 5 na. 5 Mbps na siya. And then try natin mag speed test ulit. Mbps. Makikita nyo. Medyo late sa ano. Ayan, makikita nyo guys. Ayan. 5 Mbps. So, hanggang dito na lang. Salamat. At sana'y may natutunan kayo.